Okay, ako ang una ko lang tanong kay Marcus kasi syempre si Marcus, nakilala kita Marcus, 'di ba? Una sa boy band, Pinoy boy band superstar na contest, tama? 'Di ba? Tama, tama. Oo, pero gusto ko malaman before boy band ba, nag-try ka na rin ng ibang venues, ibang contests para pasukin ang showbiz? Actually, yes. Nung parang nung first time na na-meet ko yung manager ko ngayon, parang nahihirapan kami na piliin yung tamang daan or whichever parang entrance. Kala ko yung tamang daan. So ayun, parang I entered the like a model contest at for BNY clothing before. Parang for the next gen ambassador. So parang after that, yan dumiretso na sa Pinoy boy band. Pero before boy band, I was already with Star Magic. Oh, okay. Time. Pero ang singing, kasi hanggang ngayon, grabe yung passion mo talaga yung pag-music eh. Talagang ever since, yun yung gusto mo. Hindi before acting, music talaga. Actually, hindi eh. Nung growing up sa UK, yung mga hili ko talaga sports eh. Sports tsaka yung tatay ko kasi military. So, idol ko siya. So, nung bata ako, gusto ko rin maging military, either Marine or Air Force, ganun. Pero yung nanay ko kasi, diba, Pinay. So, lahat ng pwedeng pasokan, pinasok ako. So, gymnastics, badminton, like lahat, as in acting, theater classes, everything, pinasok ako from the age of 7 years old until 14, hanggang lumipat na ako dito. So, actually, I moved to the Philippines para lang mag-aral at maglaro ng football or soccer for college. Parang sobrang accident lang ang salang ko sa showbiz. Pero Marcus, i-fast forward na natin kasi alam na ng mga fans mo usually yung lahat ng history mo. Fast forward tayo sa after the Pinoy Boy Band Superstar na contest. After the contest, naapektuhan ka ba nung hindi ka napasama sa winners? Yung totoo, lalo na naisip mo bang parang mas magaling akong kumanta dun sa isa sa mga nakapasok, ganyan. Meron bang ganon? Sa totoo lang, wala talaga eh. As in, the boys, nung top 12, talagang nag-bonding kami. As in, like, isang hotel room kaming lahat. Sobrang, it's boys eh, no? Like, sobrang close na kaming lahat. Wala kaming parang, we weren't thinking competitively. Like, lahat, like whatever happened result-wise, parang supportive lang naman kami sa isa't isa. And sa totoo lang, nung tananggal na ako sa show, I was kind of relieved. It was, because sa akin kasi, Miss Darla, hindi naman talaga ako performer eh. Pagdating sa performing on stage, I freeze up, I'm flat, I can't do it. I really struggle with performing life, especially singing. So it was so shocking to me, like being on live television with performing songs that I don't know. Isang week lang yung binibigay sa'yo para kabisiduhin yung kanta. So parang, nagulat ako. But yeah, I was relieved and I was just so happy for my boys that continued on with the show and that we're still all so close until this day. Masaya lang. Okay. So at least napatunayan mo din, di ba? Tulad lang lahat ng contests at lahat ng contestants na hindi pinalad manalo sa contest na nagkaroon ng career. Isa ka sa mga proof noon, 'di ba? Kasi ang dami niyo namang from boy band pero nagkaroon ng career, 'di ba? Ngayon nga mas may career kayo kaysa dun sa ibang winners, 'di ba? Ikaw, sila Tony, 'di ba? In fairness, actually nagwa-warm up lang naman tayo kay Marcus kaya medyo mga ganoon lang yung mga tanong ko. Magkaroon kayo ng diamonds niyo para maitanong natin. Yung mga gusto niyo marinig na itanong kay Marcus, itatanong natin. Magdagdag kayo ng diamonds din. Oh, diba? Nako, no. Papunta na natin 'to ng 50k. Nako, nagbabaga din yung mga handa kong tanong kay Marcus talaga. Kasi si pero Marcus, diba? Sino eto ha, mga pa-tweetams muna tayo. Nung nasa showbiz ka na, sino yung naging first crush mo? Showbiz, first crush. Okay. Star Magic. So, unang crush ko ever siguro was obviously Heaven. Dahil sa workshops. Kasi ako, I wasn't really familiar with showbiz here. Wala akong kilalang artista. Parang ganun. So, parang
wala pang PBB, wala pang PBS dati na so parang legit workshop lang kami after Star Magic. So yun. Okay. In fairness kay Heaven, Mother, dagdag ko lang, na-direct ko kasi si Heaven sa isang series ko sa TBA Studios. Grabe, ang ganda niya. Hira ako magkanoon sa babae talaga na artista. Talagang, magandang bata nito. In fairness naman, at ay, magaling umarte in all fairness to Heaven. Oo. Pero direct, ay, ano, gusto ko itong itanong direct kay Marcus. Eh. Marcus, ha, wala, sana wala namang magalit. Pero, curious lang ako dito. Naging kayo ba ni Ilona? Naging kami ba ni Ilona? Kasi di ba parang, ikaw yung nasa viral photo niya before, di ba? Yung parang, di ba? Yeah, that was an issue before. Yeah, we became a thing dahil sa show namin sa ano, Sana Dalawang Puso, yun. Yeah, memories. Ang ganda ni Ilona, in fairness. Ano, Marcus, after Ilona, yung sumunod kay Ilona, siya pa rin ba yung now mo? Or sino ba yung sumunod? Wait lang, hindi kasi ako sure, Marcus, kung gusto na yung next eh. 45K, sasagutin. mamaya ko itatanong daw, Marcus, pag naka 45K. Oo. Pabutin na yung 45K yung diamonds. Oo. Pero kung naging thing kayo ni Ilona, naging first crush mo si Heaven, pero first na niligawan mo, first na pinormahan mong artista. Si Heaven din, yeah. So, after Heaven? After Heaven, hindi ko niligawan si Ilona eh. Parang nagka-MU kami, mutual understanding. Uh-huh. Yeah. Yes. Ganun naman mga bagets. Sa Brit, sa UK din ba siya lumaki? Hindi, Australia. Australia. Ganda-ganda ng batang yun, yung kamukha ni Ariana Grande. In fairness, maganda yun. True. So si Ilona pa lang yung inigawan. Oo. So, nakailang girlfriend ka na dito sa Pilipinas, Marcus? Dalawa pa lang. Ikot-ikot. Dalawa pa lang. Mm-hmm. Sino yung first, Marcus? Ayun nga, na-confused si Ilona. Yung first si Ilona or si Heaven eh. Hindi naging kami ni Heaven. Okay. Nabusted ako. Naging crush na. Nabusted ako ni Heaven? Yeah, nabusted ako. Ito ba yan? Hindi, pero hindi naman sa parang dispute or whatever, parang, ano yung sinabi niya ulit? Hindi lang siguro nagkaroon ng, ano, understanding. Eh ako kasi that was my first time making ligaw per se. 'Di ba? Ako laking UK ako, yeah. So doon kasi ano, hey, you wanna go out for coffee sometime? Ganun lang naman 'yun eh. Dito kasi there's a certain time you can visit, there you have to bring food pa for the whole family. So nagulat ako sa mga requirements. Culture, no? Ganun lang. Pero Marcus, that happened before or after her stint sa PBB? Yung pagkapasok niya sa'yo? After. After PBB pa? Mm-hmm. Okay. So first mo si Ilona. So yung second mo, yun pa rin, yun yung present? Yun yung forever. Okay. Pero ilang years na kayo to forever ngayon? Infinite. Gusto rin sakot. Labo. pero gano'n na, gusto ko lang malaman, Marcus, gano'n na kayo katagal? Tagal-tagal rin. Ayaw magbigay ng parang lamig ng pawis ni Marcus. Parang hindi. Kasi kausap naman natin si Marcus. Si Marcus naman kasi parang wala namang tinatago. Actually, feeling ko hindi naman nila tinatago. Tinatago niyo ba, Marcus?
Parang wala kaming tinatago. Wala kaming tinatago. Ang gusto namin ipalabas na maganda ay ibang personal life sa career. Yun lang naman ang wala naman kaming tinatago. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.